Good day mga boss. Pasensya na at matagal ako hindi nakagawa ng video. Ayun, so itong ating ano muna tips sa crankcase cover. Ayun, nilinis ko kasi yung crankcase cover ko, yung sa kicker niya. So napakadumi na kasi eh. Yun lang, turuan ko lang kayo kung paano may balik ng ayos yan. So tara, then nilinis ko na siya. So nilagyan ko na rin ng konting grasa. Ayan, may grasa na rin, konting spring. Pati loob din na nilagyan ko na rin. Ayan. So, kabit muna natin para makita nyo. So, sa pagkakabit, boss, meron kasing ano to eh, meron kasing ito, itong mismong paypay ng kicker. May lagayan ng circlip dito yan. Kung makikita nyo to. Hindi ma... Ito yan. May lagayan ng circlip yan. Yan. So itong circlip, pag naipasok mo na sa loob yan, ito muna ang washer. Yan. So itong shear clip na to, ito ang magiging lock niya. Ayan ang kanyang magiging lock para hindi siya gumalaw-galaw or hindi siya matanggal. Once kasi na natanggal yung shear clip nyo or maluwag na yung shear clip nyo, lumuwag na. Ayan, sisimula ng manghain ng dry fish yan. Tsaka yung mismong ano ba tawag ito? Yung spring niya hindi na makabalik ng ayos, ibig sabihin nawala sa alignment ang inyong paypay. Ito. So, kabitan natin. Tanggalin ko muna ito. So, sa pagkakabit, boss, lang eh, medyo mababa ang aking ano eh. Mababa ang aking lagayan. Ayan. So, isang technique para hindi kayo mahirapan sa pagbabalik ng spring. Nasa na bang aking long nose? Gumamit kayo ng long nose. Yun. So, ang technique dyan, make sure na nakalagay ito ng ayos. No? Sagad dapat yan. Tapos, ito mong butas na malaki nito, dito yan, sa may nakatayo. Ito, sa nakatayo. Kung nakikita nyo ba yan? Ito, sa nakatayo na yan. Yan. So, isang technique dyan, pinakamabilis, is ganito. Ibabaan nyo muna siya. Hawakan nyo ng, ayan o, kita nyo ba? Hawakan nyo yung pinaka-nakaumbok, yung pamtiti niyang spring. Hawakan nyo yun, sabihin nyo, dahan-dahan yung tulak yan. May grasa na kasi kaya maluwag. Kaya madulas siya masyado pala, hindi maluwag. Ayan, nakita nga. Ang hirap is may camera sa harap ko. Hindi ako makapwesto. Pero kung walang camera yan, apakadali kong ilagay niyan. Yan na. So kapag na-reach na ron, nga, baguhin natin yung pwesto ng camera para mapabilis tayo. Hindi ko na ipopost. Dire-diretso na to. I-adjust ko na lang muna yung camera. Yan. Oops. Sorry. Nasipa ako yung aking tripod. Yun. So, mas madali-dali na to. Kaya na kasi nakayuko ako eh. Yan. So, bago nyo i-circlip doon, sentro nyo muna rito. Asan na yung pinaka-kuntil niya? Yan. Gamitan nyo lang siya ng long nose. Yan. Napakadali, diba? Napakahirap kasi ako kanina, nakayuko ako eh. Nakakayuko, tapos hindi ka naman makayuko ng ayos kasi nga merong camera sa harap. Ayan. Sabay, bababa nyo siya, sisentro nyo na siya, palalapatin nyo na siya. Ayan. Ayan. Susod na. Pag narinig nyo, naglapat na siya. Ayan. Lapat ng spring.
Mamaya nyo nalagyan ng taniman ng grasa yan pag ilalagay nyo ng cover. So, maganda kasing lapat na lapat yan. Ako kung makikita nyo yun dito. Dito. Dapat tapat na lapat yan. Tapos, kunin nyo naman yung cover. Yung pinaka, ano niya, hawakan nyo sa likod ba? Kasi kumalas eh. Pero hindi na makakalas yan. Pero, para hindi na magdoble-doble yung trabaho. Ito muna yung circuit. Wait lang, ayusin natin, wala sa line. Yun. Loko. Kala mo. Ah, tumilapon pa yung circlip. Yun. Pasok muna natin ng konti at nawala sa line na naman. Yan, ayusin muna natin. Hindi ko na ipo-pause para makita nyo kung paano yung ginagawa. Kasi mas maganda yung napapanood nyo ng actual. Medyo mahirap maggawa kasi may camera sa harap. Hindi ko may todong potential na 100% ng aking lakas ang aking ibibigay. Ayan lang ha. Kunin natin itong malsig na circuit. Medyo malayo-layo yung pinag-anahan niya. Pinagpagsakan. Yeah. Katamaran, ayaw tumayo. Oh. Ang kinami. Ayun. Ang trabaho, tamad. Okay. Balik na natin. Narabitin natin siya. Ako, nakikita niyo ba? Minsan kasi hindi ko na makita yun sa screen ng camera eh. Tapos circlip. Actually, mas ang circlip po kasi mas madali siya ilagay kaysa ikabit. Mas madali po siya ilagay kaysa ikabit. Kung wala kang proper tools, mag DIY ka, long nose ang gamitin mo. Mas mahirap siyang ikabit eh. Yan, tutulak niyo lang mo yan. Medyo wala sa align. Yun. Kasi pag nawala ko sa align yung circlip na yan, mukhang yun ang problema ko. Yung circlip ko maluwag na. Hindi ko na check yun ah. Hindi ko na check yun. Maluwag na ang aking circlip. Yan guys, sinabi ko sa inyo, mas mahirap magtanggal ng circlip pag wala kayong proper tools. Kasi sa akin, long nose lang na hinasa. So, mas mahirap siya. Oops, nahulog. Mahirap naman ito. Pause ko muna kaya. Pause ko muna kaya. At medyo, hindi ko makita yung ginagawa ko eh. Kasi nakaharang yung camera, yung cellphone sa akin. Pause ko muna mga boss, sasagit lang. Yun, sa mga boss, balik tayo. Wala akong makitang circlip na pwedeng ipalit doon sa original na circlip niya. Kaya ang ginawa ko na lang, pinag-ubra ko na lang yung luma. So, kasi yung
yung circlip niya saka yung pinaka-lock washer niya, hindi siya straight, hindi siya palapat na ganun. Paoblong siya. Paoblong siya. So talagang nakadesign siya sa ganun. Eh, kaya lang, wala tayong makitang ganun. So, ginawa ko, pinag-ubra ko na lang, tapos tinapos ko na rin. Nilagyan ko na rin ng o-ring, yung oil seal niya. Yung oil seal na rin yan. Ayan. So, lapat na siya. Kasi kung i-video ko lahat, yung paanong anuhin, eh, medyo matagal at baka maubusan na ako ng memory ng cellphone. At ubus na sa aking memory eh. So, ayan. So, ngayon, saka natin siya lagyan ng spikikay or grasa kung tawagin. Shoutout kay Bang Lagman, yan. Sa kanya galing yun, spikikay na yan eh. Yan, spikikay daw yan. Kumpare ko yan eh, kumpare ko sa mga naka-Dio sa kadyag dati. Dati kami Dio, sa akin Dio 1, sa kanya Dio 2. Nagpalit kami ng, siya nagpalit siya ng Aprio, ako naman artistic jug, pero iba na makina. Siyempre, papalamang ba tayo? Yan. Marami kasi kami mga magtatropa tungkol sa, samahan tungkol dito sa Muntin Lupa, sa mga naka-jug, yan. Shoutouts, man, mga kumpare ko. Kay Toto Almasar, yan. Yan, mga best friend Tony, hindi ko na makita, eh. Yan, nakit lang, ah. Yun. So, plano kong lagyan ng cable tie dito eh. Kasi minsan ito, itong part na to, kuha tayong panturo. Ito, itong part na to, umaangat to minsan. So, gusto kong lagyan ng cable tie. Kaya lang iniisip ko kung uubra ang cable tie. Kasi baka sobrang init din yan, lusawin lang. So, lagyan ko kaya. Para hindi umangat. Wag na. Yan, huwag natin lagyan. Mas maganda yung original pa rin. Yun. Balik na natin siya. Ay, saglit. Hindi ko pala nagrasahan to. Hindi ko pala nagrasahan tong paypay. So, huwag naman sobrang dami. Yung tamang maano lang din siya. Kasi baka nang pumunta sa pulley niya saka sa drive face. Yung tipong parang hindi siya kalawangin. Ito mga basa. Pasensya na kayo kung merong dead air ako ah. Hindi naman ako professional vlogger eh. Hindi rin ako makapaglakas ng boses kasi natutulog ang aking baby. Hindi makapag-grinder, hindi lahat makagawa. Pero ang kapitbahay ko, ayun, ang iingay. Hindi mo malaman. Wala tayong magagawa. Dito sa Batangas, natural lang ganyang pag-uusap eh. Mga Batanggin yan eh. Yung tipong akala mo mga nag-aaway, aawatin mo pala, hindi. Nagkakwentuhan lang pala. Yan. Kaya nga ako eh, nahahawa na ako sa kanila eh. Pero ako eh, pusong Muntin Lupa pa rin. Oops, tumama pala sa camera. Sorry. Kung maghihigpit kayo ng mga socket wrench, kung hindi naman kinakailang sobrang higpit, saka yung mga maliliit na tornilyo lang, ganito, dito lang kayo mawak.
Huwag nyo masyadong higpitan. Kasi pag dito kayo humawak, putol ang tornilyo nyo, tapos tinodo nyo. Pag dito kayo, kasi may mas malaki yung baga yung ano ko, tawag dyan, yung range ng ano eh, yung buwelo nyo eh. Yan, pag dito nyo hinawakan, minsan naman sa gitna, para medium lang yung tornilyong kakabit nyo. Pero kapag yung mga medyo maliliit lang, eh, dito lang kayo muna humawak, kasi hindi nyo naman kinakailang higpit na higpit yan. At yan eh, pag hinigpitan nyo na sobra, ako, patol yan. Sa ilang tornilyo na rin ako yan. So based on experience yan. Yun. Finish na. Finish product na ang ating crankcase cover, yung kicker niya, yung paypay. Ito pa pala, sorry, nalimutan ko ilagay. Ito pa pala, ayan. Yung kanyang, ano ba tawag ito, secondary o primary gear? Ewan ko, tawag dito. Basta yung mga was, sana makatulong tong video ko. At dito sa Batangas kasi, hindi ako makapag-testing ng top speed kasi may nag-request sa akin na tropa na nag-comment sa YouTube si boss, ano, nalimutan ko na. Gawa naman daw ako ng video ng top speed ng MXI-125 na naka-speed tuner. Hindi kasi ako makagawa kasi lalakas ng ulan dito sa amin. Ewan ko ba. Tapos yung kalsada ho namin, yung main road namin dito ngayon, ginagawa. Kaya medyo maalikabok. Pero pag natapos ko yun, promise ko sa inyo gagawa ako dahil napakahabang stretch po nun. Yun. So, antay-antay lang po natin. Sa ngayon po, indoor muna yung mga gawa ko mga video. Kasi hindi tayo makapag top speed it. Hindi naman ako pwede lumayo. At may umaasa ho sa akin dito sa bahay. Ang aking magandang asawa. Asya, sige po mga boss, putulin ko na muna to at sobrang haba na. Lugi na si YouTube sa atin. Next video na lang po, abangan nyo. Mga boss ha, don't forget to like, subscribe, follow. Hit na rin yung, ano, yung bell button para updated kayo sa mga ginagawa kong video. Lahat po ng gagawin natin yung video is tungkol sa MXI-125, modification, reviews, ano po ba, lahat. Mga tips. Saka mga DIY na effective naman, tested naman. Hindi naman ako mag-share sa inyo na hindi ko mismo tested. Ano ba, boss? Sige po, at ride safe na lang muna.